guys! Good day sa ating lahat! Welcome back sa ating channel. So for today's vlog ay magde-demo po tayo kung paano mag-car wash ng sasakyan. Ngayon ay nasa harapan po natin ang Toyota Fortuner at ito po ang ating ika-car wash at gagamitin po natin itong Kawasaki Pressure Washer Model K302. Ito naman po yung mga kailangan natin. Car shampoo. Ayan. Kasama din po yung wax. Pang-spray po natin pagkatapos natin mag-car wash. So ito naman po yung ano natin, soft sponge, pampunas, pag nagsasabon tayo. Ayan. So ito yung hose. Ito naman po yung scrubber. I-scrub po natin yung ano, yung mga sulit-sulit sa may tire. Pag maputi kanyan, yun yung gagamitin natin pang scrub. Ayan. So ayan, syempre ito naman para sa windshield. Kailangan malinis din yung windshield para malinaw yung mga salamin natin. At the same time, ito pang scrub naman natin sa may mugs. Hindi pwedeng ano, isa yung pang-scrub natin dun sa may body saka dun sa may mugs. Hindi pwede. Magagasgas. Ayan yung mga gagamitin natin. So ito mga timba, may laman na tubig. Siyempre naman kailangan natin talaga yan. Para naman makapag-car wash tayo na mainam. So ayan, mag-umpisa na tayo mag-car wash. Tara! Set up na natin itong mga ano to, sasaksak na lang natin. Tapos yun, mag-umpisa na tayo. Tara guys! Una natin gagawin guys ay ispirin na natin ng tubig yung sasakyan. Kung pag nasa ganun ay matanggal yung mga alikabok o kaya mga putik. Pero ang unahin natin ay dito sa baba bago tayo pumunta dun sa taas. Kasi yung mga tumatalsik ng mga alikabok o putik dito sa baba ay at least mauna na nating maisprayan at malinisan. Kaysa na naman nandun tayo sa taas, pag malinis na dun sa taas tapos ispirin natin dun sa baba ay pabalik-balik lang. So ganun lang yung gagawin natin para hindi tayo paulit-ulit. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game, now we say, I need a break. Time staying strong to me to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Yan guys. Tapos din tayo mag-spray ng tubig dito sa ating sasakyan. So ang susunod ay sasabunin na natin. So ayan guys, magtitimpla lang muna tayo ng car shampoo. Ito yung gagamitin natin pansabon sa ating pong sasakyan. Anyway, kanina pala guys, napansin nyo, inuna natin na paliguan muna ng tubig. Kasi we make sure na matatanggal lahat ng mga likabok at saka yung mga putik. Nang sa ganun, pagsasabunin natin, hindi magagasgas yung sasakyan. At magtataka po kayo kung hindi nyo po ginawa yung procedure na ginawa natin kanina, tapos bigla kayong nagsabon, magugulat kayo. Pag natuyo na yung sasakyan natin, bakit ganun? Ang daming gasgas. So ganun. Ayan, mag-umpisa na po tayo ngayon. Ito po yung gagamitin natin. Ito po ay fiber. Tapos isusot na lang po sa kamay. Tapos yun po yung gagamitin natin para hindi magasgas yung ating sasakyan. Anyway guys, kung wala po tayo nito, ay pwede naman po tayong gumamit ng tela na malalambot o kayang smooth. Upang nasa ganun ay hindi po magasgas yung ating sasakyan. Pero I advise na mas makabili po tayo ng gantong klaseng gamit. Nang sa ganun ay mas maalagaan po natin yung ating sasakyan. Kasi iba pa rin pag yung ating sasakyan ay kaaya-aya namang tignan, di ba? We'll be right back.
So yan guys, natapos na naman tayo. Ngayon ang isusunod natin ay doon sa may gulong sa doon sa may mugs. At ang gagamitin natin ay itong foam na ito. Hindi pwedeng pare-pares yung gagamitin natin. So yan. Yun guys, okay na tayo dito. At kung mapapansin nyo, hindi ko na ginamit yung scrubber kasi hindi pa naman siya maputik masyado. So yan guys, okay na tayo dito. Kaya next move naman tayo ngayon. Yan, babanlawan na po natin yung sasakyan ngayon. So guys, iwasan po natin na matuyuan po kayo ng sabon kasi yan po yung pangit na tignan. Kasi maglilipo siya ng mark pag natuyo po yung sasakyan natin ay mahirap po siyang tanggalin. So iwasan po natin na matuyuan po tayo ng sabon. So dapat na natin banlawan kakagad. Tapos din tayo guys. So ayan, tapos na tayong magbanlaw. Ang gawin natin, patutuyo niya. So huwag natin ano ha, huwag alin yung kabanlawan natin. Tapos iwanan natin siya hanggang matuyo. Kasi mag-iwan siya ng bars, parang yan. Pag matiwan, gumamata niya yung pangit siya. So pag ipapain natin, diba? Huwag yung paakitot ulit. Straight lang. Kasi pag binalik mo siya, babalik din yung tubig. So ayan guys, okay na tayo. Tuyo na yung sasakyan natin. Ngayon naman, nagagawin natin doon sa may loob. Siyempre, hindi pwedeng hindi malinisan yan. So as of na, wala pa kaming ano, vacuum cleaner. So ang gagawin natin, walis-walis lang muna. Eh hindi pa naman siya masyadong madumi. Kasi bago pa naman. Basic lang. Parang ganito lang. Kasi hindi pa naman masyadong madumi. Okay pa naman yan. Diba? Hindi pa kasi masyadong gamit. So, ganun din yung gagawin natin sa mga ibang portion. Pag may vacuum kayo, much better. Para, kansa ganun, yung mga talagang hindi ka magpusa ng suli-suli. Matanggal natin. So, ganun lang naman. The rest, ganun na din. Pati dito, punasan natin. Dapat may mga nakasiparita yung mga pangunas. Pangunas dito sa may ano. Ang tawag dito, dashboard. Ganyan. Sa windshield dito sa loob, ganun lang. Tapos yung mga tira-tirang basa dito, punasan na din natin kasi dito pa naman nakukunasan. Ayan, pati yung mga suli-suli dito ha. Yung dapat. Tapos yung sa may hood, napunasan ko na pala din sa may hood. Napunasan. Iwas kalawang lang guys. Para hindi makalawin yung sakya natin. Kaya punasan yung mga suli-suli na yun. Tapos pag may blower din kayo, yung mga hindi abot doon, mas maganda pag may blower. So asog na wala pa. Vacuum sa blower, yung tayo kulang. Susunod, makabili na tayo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, tapos mga bagong viewers naman, baka naman, subscribe na kayo dyan. Saka pakiclick na rin yung notification natin para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Okay? Tama ba? So yun guys, okay na tayo sa sakyan, napatayo na siya. So, pinatouch na lang natin yun. Touch it po siya, yan, touch it. So maganda yun para pagkakit na mag-park ka doon sa labas, at least cool siya. So ganun lamang guys yung gagawin natin. Yung step by step na ginawa natin sa car wash. At the same time, maglilinis na rin sa loob hanggang sa pagpunas. So ganun lang naman. Medyo nakakapagod din pala talaga car wash lalo na pag mag-isa mo lang. So I suggest, pag mag-car wash ko, dapat may kasama para mabilis. So yun, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga sumusubaybay. At sa mga nanonood pa dyan na hindi pa nakapag-subscribe, eh subscribe na kayo. Sa ganun eh. Lagi tayong sama-sama sa next pa natin video. So this is me, Mr. Pano TV.
God bless us all. Goodbye.